Welcome again, again and again and again. Sa inyo mga tropa, ngayon ay pag-uusapan natin ang barko ng mga incheck na kaya nga bang makipagsabayan sa mga barko ng Amerika at kaya nga bang sumabay ng ating mga warships sa kanilang mga aircraft carrier? Pag-uusapan natin yan sa video na ito, pero bago ang lahat ay baka naman pwedeng pakisubscribe ng ating YouTube channel. Maraming salamat. Liaoning. Mga ilang beses ko na sinabi ito sa ating nakaraang video tropa, pero uulitin ko ulit para doon sa mga hindi pa nakakaalam at nakakakilala kung anong klaseng barko ito. Well, ang sasakyang pangkaragatan na ito ng China tropa ay ilang beses na pinagpasapasahan at gamuntikan pa nga itong gawing kasino na lang sa dagat bago ito i-renovate bilang barko. Noon tropa ang barkong ito ay hindi na maaasahan at hindi na mapapakinabangan maliban sa gawin na nga lang itong kasino. Pero di kalaunan ay napagpasyahan ng mga komunista na ipaubaya ito sa PLA o People's Liberation Army hanggang sa ito ay magawa at tuluyan ng maging aircraft carrier at patuloy itong pinagaganda ng China at mas pina-upgrade ng lubusan upang magkaroon ito ng kakayahan na makipagsabayan sa mga carrier ng Amerika. E ang kaso, hindi nila mahigitan ng Amerika, kaya gumawa uli ito ng isa na namang carrier na may pangalang Type 003. Sa pagnanais nito, nahigitan ang Gerald R. Ford o Ford type ng bansang Amerika. But the end of the day, mas malalakas at mas malalaki pa rin ang mga carrier ng Estados Unidos. Noon ang pinakamalaking inilabas ng China ay Liaoning, sumunod ay Shandong, at pagkatapos ay Type 003. Pero sa kabila ng lahat ng mga carrier na ito, ay hindi na ito nagawang mahigitan ang Amerika. Well, ang Amerika tropa ay mayroong USS Gerald R. Ford na siyang pinakamalaking carrier ngayon sa buong mundo. Sumunod ang Nimitz class at ito ay Amerika pa rin. Pangatlo ay ang Queen Elizabeth ng Britanya at sumunod na ang China. Dito naman tayo sa Pilipinas. Well, nakakalungkot man but sad to say na hindi talaga kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa palakihan ng mga warships sa ibang mga bansa. Ang meron lang sa atin mga tropa ay ang mga maliliit na warships gaya ng mga BRP na hindi naman ibig sabihin na iwala na itong kakayahang lumaban sa digmaan sa karagatan. Ganon paman, kayang-kaya pa rin lusawin ng Liaoning ang mga barko ng Pilipinas kung banggaan lang. Pero kung batuhan ng mga missile, ay kaya naman itong makipagsabayan kahit sa Type 003 ng mga komunista. Bagamat mas malaki ang carrier ng Amerika, ay hindi naman ito nakikipagtagisan sa Pilipinas at hindi naman ito pinagmumukhang langgam ang mga warship ng bansa. Ang posible lang naman makaharap ng Pilipinas ay China kapag dumating ang digmaan. Pero hindi pa rin natin alam ang balak ng Amerika kung ito ay kakampi nga ba o hindi. Hanggang dito na lang muna siguro mga tropa, at kung ikaw ay may katanungan ay ikomento mo lamang sa video na ito. Once again, maraming salamat and see you on my next video.